Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics! Yan, isang panibagong recipe na naman po ng meriyandang Pinoy ang ating gagawin. Yan, di ba? Favorite natin ang banana muffin. Yan, napakalambot itong ating bagong bake na pang merienda, fresh from the oven. Yan, napakalambot. At alam nyo ba, napakabango. Mahalimuyak yung bango at saka yung lambot ng ating napakasarap na pang merienda na banana muffin. Yan. Gusto nyo bang malaman kung bakit? Yan. Dahil dito sa overripe na saging. Yan. Yung pala, huwag nating itatapon yung ating overripe na saging kung mayroon po tayo natitira sa ating bahay. Kasi mapapakinabangan po natin yan. Napakasarap pala itong gawing na pang merienda, banana muffin o kaya banana cake. Yan, itong ating recipe nito ay galing po sa natira naming saging na hindi pa maubos-ubos sa ref. Kaya yan, ginawa kong masarap na banana muffin. Yan, ang ginawa ko dito, i-slice mo lang siya. I-chop-chop mo lang ng maliliit at huwag mo siyang i-mash. Yan, ganyan. Para may kunting, pag kinakagat mo yung muffin, yung banana muffin mo, titikman mo yung sarap ng banana. Yan. Talaga, as in ang bango at ang tamis ng saging na to. At i-prepare na rin natin yung ating melted butter. Yan, 200 grams of melted butter. At maglagay po tayo ng apat na all-purpose flour. Apat po yan kasi double recipe po yung aking ginawa dito. Pero, ilalagay ko po sa description box sa baba yung ating complete ingredients ng single recipe. Pwede po ninyo itong doblehin kagaya ng ginawa ko kasi sayang din naman po yung ripe banana namin kasi overripe na yun. So pwede po natin ito pakinabangan, gawin nating masarap na banana muffin. Then naglagay ako dito ng 2 tablespoons of baking powder at 1 teaspoon of baking soda. Then syempre yung ating dry ingredients, ating itong ihalong mabuti. Yan, mix natin para mag-incorporate po yung ating dry ingredients. Then, syempre, after nating mahalo ito, set aside natin at gagawin po natin yung ating liquid ingredients. So, dito meron po tayong 2 eggs. Yan, 2 pong itlog. Kasi double recipe po yung ating gagawin. Pag single recipe lang po, 1 egg lang po. Yan. Then, dito, batihin natin. Yan, mix nating mabuti. Then after, lagyan natin ng 1 cup of sugar. Sa asukal naman, pwede kayong mag-add ng more sugar. Depende po sa inyong panlasa. Yung inyong panlasa, kung medyo matamis ang gusto nyo, pwede po kayong mag-add pa ng asukal. Yan, so mix nyo yan. Then add natin yung ating white vinegar. Yan, ito tumutulong po ito para maging moist at tender yung inyong gagawing muffin. 2 tablespoon po ang inilagay ko dito kasi double recipe po ang ating ginagawa dito. Yan yung ating white vinegar. Then nag-add po ako dito ng 2 cups of evaporated milk. Yan, isang lata yung big can of evaporated milk. Yan, so ang ating recipe nito ay simpleng-simple lang pero napakasarap talaga. Then, yung ating melted butter, 200 grams. Yan. Itong ating ingredients ay ihalo nating mabuti. Yan. Yung ating liquid ingredients at ihahalo na rin dito natin yung iba pang mga ingredients. Yan, ihalo lang nating mabuti yan. Ang butter talaga hindi siya natutunaw dito sa ating liquid ingredients. Then ihalo natin dito yung ating chopped na ripe banana. Yung ating lakatan. Yan, lakatan. O, mayroon pang nasaling hindi pa na-chop. So i-chop natin at ihalo ulit natin dito. Ganyan. Hindi ko napansin na mayroon palang natira. Then yan ang ating dark chocolate chips. At least 1/2 cup. At yung ating 1/2 cup na raisins. Kasi masarap yung may raisins. Kung wala po kayong raisins, okay lang. Huwag kayong magdagdag ng raisins kung hindi po available. Yan din, naghalo po ako dito ng 1 teaspoon of cinnamon kasi masarap yung amoy ng cinnamon para sa akin. At yung 1/2 teaspoon ng salt. Yan, naglagay po ako ng salt para mabalance kasi yung ginamit ko dito ay salted butter. So, nag-add lang ako dito ng 1/2 teaspoon of salt. Yan, so ihalo na natin dito yung mga
liquid at dry ingredients. Combine na natin dito sa isang lalagyan. Yan. So, halo-halo na lang natin yan lahat. Yung ingredients natin, yan, gamit ang ating spatula. Hindi na, wag lang po, wag lating masyadong i-mix or over-mix. Yan. So, yan, ganyan lang po ang paghalo ko hanggang sa mahalo natin yung, makumbay natin mabuti yung liquid at saka yung mga dry ingredients niya. Ganyan lang, napakasimple lang naman po ang paggawa ng banana muffin. Yan, di ba? So, pag mahalo natin yan, mag-prepare na to tayo ng ating mga molders dito sa ating baking pan. Lagyan na rin natin ng paper liner, yung paper, yung ating cupcake liner natin. Yan, di ba? So, yan, gusto ko pupunuin kasi gusto ko yung maumbok. Pagka nabibake siya is yung para umaapaw yung pagkakabake. Yan. Kaya puno po yung pagkakalagay ko. Yan, di ba? Yan, i-bake na po natin sa ating preheated oven, 200 Celsius for about 45 to 50 minutes. Yan, hanggang sa mag-golden brown po yung ating banana muffin. Yan, ang ating banana muffin after 50 minutes. Yan na po ang ating napakasarap na pang merienda. Yan. Yan ang gusto ko doon sa naumbok yan sa ibabaw dahil pinuno po natin yung ating mga lalagyan. Yan, di ba? So, yan. Set aside natin hanggang sa mag-cool down at yan. Kunin na natin ang ating napakasarap na banana muffin. Tignan nyo, di ba? Ang sarap ng ating pagkakabake. Wow! Ang sarap ang lambot niya. As in. Then, lagyan natin sa ating cooling rack. Yan. So, ating mga ginawa na muffin. Banana muffin. Yan. Dito nga pala, pwede kayong mag-add more ng chocolate chips kung available. Diba? Masarap kasi yung may chocolate chips, yung dark ang gamitin ninyo para may kunting pait ng chocolate yung inyong malalasahan. Yan, di ba? So, napakasarap na pang merienda. Di ba? Pwede itong pang business o pang idea ng pang negosyo. Di ba? Negosyo idea. Masarap ito, di ba? Yan, yung ating napakasarap na banana muffin. So, tikman na natin at ang amoy na amoy ko talaga yung sarap. Yung amoy ng banana na lakatan. As in, ang sarap. At ang lambot. Yan, fluffy. At saka yung butter. Yung butter talaga as in, naamoy ko din. Masarap talaga siya. As in, tama lang po yung tamis para sa akin. At yung lakatan na saging. Ang bango. At thank you so much. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Until next time, thank you so much. Bye-bye.